At pinaka-final natin, etong coif na mat. Kuha lang tayo ng isa. Tapos, print lang natin. So, dito sa coif na binili sticker na isa lang na natin, napansin ko agad sa kanya yung pagkakaiba nung kanyang quality. So, parang ang lambot-lambot niya, tsaka pansin ko agad yung backing paper niya. Parang yung kanyang phototop yung peeling. Parang etong sticker na to, ato peeling ko lang, parang mabilis siyang kumuluntoy. Ayun, ako napapansin nyo, nakakuluntoy na agad siya. At ang napansin ko din sa kanya, parang hindi rin pantay yung pagkakakat niya. Eto no, yun talaga napansin ko kanina. Pero tignan pa rin natin yung kanyang output. Or pagdating ng mga susunod, eto no, initial output pa nga lang yung makikita natin dito. Kasi mag-experiment pa tayo. Ayun lang napansin ko sa kanya, ibang-iba yung feeling. Siguro, masasabi ko sa inyo, kung gagamit kayo ng ganito, medyo huwag nyo kong masyadong mahalan. Kasi parang hindi ako kumpiyansa dito sa output na itong coif na to. Kaya hindi ako gumagamit na ito, kasi nga, ayun, mura. Pero next time, try natin ikumpara itong coif sa Yasen. iTech Gagmax, at ito yung coif. So sukatin lang natin. So mapapansin natin yung coif, medyo sobra siya or oversized dun sa A4. Yun yung napansin ko, no? iTech Gagmax coif. To tell you honestly mga tropa, hindi talaga ako gumagamit ng coif na vinyl sticker dahil napakapangit ng mga feedback na nababasa ko dito sa internet. At unang-una, eto na nga yung napansin ko sa kanya. Napaka-oversized ng kanyang pagka-A4 at hindi pantay-pantay yung pagkakakat ng mga vinyl sticker niya. Medyo merong sobra sa A4, merong kulang sa A4, merong tabingi at medyo nag-overspill yung kanyang mga adhesive. Kaya hindi talaga ako gumagamit nito at inexperience lang natin to for the vlog. At napapansin nga natin dito sa may kaliwa, eto nga yung coif. Medyo matamlay yung kulay niya, no? Unlike dito sa Gagmax at iTech. Parang bitin na bitin yung kulay, hindi siya ganun ka-vibrant. At nakita naman natin dito sa naka-piece na babae, hindi siya ganun kapute. At same na same lang naman yung settings ko nyan nung in-scan ko etong tatlo. So dahil nga hindi pantay-pantay yung sukat ng pagka-A4 na itong coif vinyl sticker, kapag ka sinalang nyo ito sa inyong mga platter cutter or Cameo, kapag ka nahirapan basahin yung inyong mga machine ay sasablay talaga yung pagkakakat nyo. Napansin ko nga rin pala dito sa coif vinyl na matte sticker, napakabilis din niyang kumuluntoy or kumulubot. Medyo mas mabilis siyang kumulubot kaysa dito sa Gagmax. At eto pa ang isa, yung pagkamat niya, parang meron siyang konting something na pagka-glossy, hindi siya parang matte na matte. At ibang-iba rin yung coating niya kumpara mo dito sa iTech at Gagmax. At base sa kanyang packaging, eto ay hindi pa waterproof. So kailangan mo pa talagang lagyan ng phototop after mong iprint to at syempre kailangan i-cure mo rin siya. So sa mga susunod na video natin, no, ituturo ko sa inyo kung paano or gaano katagal dapat kinu-cure or pinapatuyo yung mga vinyl sticker natin. So dito na muna matatapos yung video natin. Sa mga susunod nating video, no, gagawan natin ng video kung gaano katagal mawala yung adhesive nito, kung sino yung pinakamatibay dito sa tatlo, ididikit natin to sa labas at take note hindi ito naka-phototop. Pero maglalagay din tayo ng isang set na merong phototop para ma-compare natin pa rin yung may phototop at walang phototop kung gaano siya kabilis matunaw yung printout. So ayun na lang, like, share, and subscribe. Bye-bye, take note. Huwag magpapabudol sa budol vlogger na napakamahal magbenta.